Nakatry na ba kayo makuta ng dabong mga kalawag na tinunuan at pinarisan pa ng buwan na sobrang napakalami pa talaga ng sabaw ihigop ni mo? So what's up mga kalawag, ngayong araw na to ay mungunguha tayo ng kawayan ay este dabong para utani natin at yan ang ipo-food trip natin ngayon. Dito ay sumusumok na kami sa libon at naghahanap na kami ng turok na dabong. At sa oras na to nakakita na kami ng dabong at sinusumok na ni Adjon sa ilawom sa kawayanan. At ito ang utani natin at hindi na sa paglangay-langay ay ayan na tinuptop na niya ang dabong. At ito ang dabong para lang talagang puso sa saging. At dito humahanap pa kami ng lain para madaghan-daghan ang aming utan. Naglantaw-lantaw lang talaga ang mga amaw, hindi pa tumabang. Dito ay nilili muna namin baka may pukyutan at ikutan kami. At ito na tinuptop na ni Adjon ang dabong. Sobrang dako-dako talaga ng dabong na to. At ito, dalawa na nahuli naming dabong. Tumuptop pa ng lain si Adjon para madaghan-daghan talaga ng uta namin. At initsa na namin kadudong. Magsumok-sumok ka lang talaga sa libon para makakita ka ng sudan. At dito, lumili kami kung meron bang dabong sa ilawom. At meron nga, ayan na, tinuptop na ni Adjon. At initsa na namin katasan. At dito ay nakakita pa kami ng usa ka dabong at tinuptop na namin para last para mauli na kami. Ito lang talaga ang putulin mo, yung gagmay kasi yung dagko na mapait na. At dito, sakto na ang aming kinuha at uuwi na kami. Ito na, nagdalakaw na kami pauwi. At dito, naghahapit na lang kami ng lahing para ituno namin at initsa na ni Tatang Kang Adjon. Magta-transition na tayo at ito na, inuphakan na namin ang dabong. Kukuhaan na namin sa panit kasi sobrang pait talaga dito sa babaw-babaw niya. At ito na, tinagod-tagod na ni Adjon para lang talagang puso sa saging. Sa mga hindi pa nakasuway nito, manguha na kayo ng dabong sa kawayanan. At ito na, kinupusan na ni Adjon ng asin para mawagtang talaga ang pait niya. At dito, nagbubunot na si Dudong ng lubi para ituno sa dabong natin. At ayan na, naghahaling na si Tatang ng kayo. Tinahihop-tahihop na niya para musiga talaga ang kayo. At sa oras na to, kinagod na ni Dudong ang lubi. Magta-transition na tayo at ito na nga, bumuka lang ang tubig at nilulo na ni Adjon ang dabong. Sobrang napakalami talaga ng tinunuan ito. At dito nagkukuha na si Tatang ng tangad at muntik na siyang nasukamod pa. Siyempre butangan ng tangad ng uta natin para manimaho talaga ng kinason. At ito na, nilikit na ni Tatang at binugkos na niya ang tangad. At ito na, wala na sa pagdugay-dugay at nilunod na namin ang tangad. Dito ay kinupos-kupos na ni Adjon ang tunok at kinumot-kumot na niya pag-ayo para lumabas talaga ang tunok. At ito na, bubutangan na natin ang tunok. Uukban na ni Adjon ang kaldero at nag-aso-aso pa talaga. Ibubuyok na natin ang tunok at sobrang napaka-cute pa talaga ng saan natin. Pagkatapos butangan natin ang tunok, ito na ay nakaiukay na ni Adjon. Paabutin na lang natin ito mubukal at titimplahan na natin. At ito na nga, titimplahan na ni Adjon ng magic sarap para sumarap talaga ang uta natin. Pagkatapos kinatokutaw na niya para masagol talaga ang magic sarap. At pagkatapos niya kinatokutaw, ito na, tinilawan na niya. At ito na, kuwang pa daw sa asin gamay, sabi niya. At binuyukan na niya ng asin. At pagkatapos inakayukay na niya ulit para masagol talaga ang mga ganda ng sarap. At tinakpan na niya at pabukalin na lang natin ulit para luto na talaga. Magtransition na tayo at ito na nga, magpupunta na kami ni Dudong ng buwan. Binagrak na namin para dali kami maabot. Ito na, naabot na kami. Nagpipili na si Tatang ng buwan na sobrang talagang napakadaghan ng buwa dito ni Kuya at sobrang napakabarato lang talaga ng buwa dito. At pumili na si Tatang at kinuha na niya ang budburo na buwad. Binasod na niya ng plastic at pagkatapos binayaran na niya at uuwi na kami. At binagrak na namin sa pag-uli kasi gutom na kami. At ito na nga, pinirito na namin, sobrang napakalami talaga ng budburo na buwad. Hubas talaga ang kanon nito. At sa mga oras na tuluto ng aming buwad at tinahaon na ni Adjon, sobrang napakalami talaga ipare sa uta nito. Dito ay nagkukuha na si Tasan ng hukara namin. Magta-transition na tayo at ito na nga, hinukad na ni Tatang ang uta na dabong natin. Sobrang napakalami pa talaga kasi may patangad-tangad pa tayo. Ayan na, iabon na ni Tatang sa hukaran. Sobrang napakalami talaga ng sabaw nito dahil may paa pa talaga sa manok na nasagol. At ibinutang na ni Tatang sa tunga at maghuhukad na si Tatang ng mais na sobrang pa talagang napakalami tito ipare sa utan. Dito ay binutang-butang na nitasan ang buwad babaw sa kanon at nilatag-latag na niya. Dito ay nagtitimpla na si Tatang ng suka. Sobrang napakalami pa talaga ng suka tuba natin kasi napakadaghan ng sili. At dito ay mga ngaon muna kami. Dabong ng malakas. Buod ng malakas. Ito sabaw. Nagkausik-usik na talaga ang sabaw sa paghangol-hangol ni Tatang. Nagkatawa pa siya. Sa mga nakarelate nitong pagkain na to, i-like at i-share nyo itong video at mag-comment kayo. Nabubulol lang talaga ako dito. Babay na sa inyo.